magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli sapagkat hindi tayo nanghahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sabagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip nino man na may katwiran silang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung sa pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugian. Oo, inari kong kalugian ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal na napakadakila. Lahat na may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ang siyang asahan. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa Kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Uya, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kayong mabigat ang kasal ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may sandaang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawalang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aaniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak.
Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit, tumalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, kung meron mang isang bagay na gusto ko pong mabaon po ninyo, paglabas po ninyo ng simbahang ito sa pagdalo po ninyo ng Banal na Eukaristiya, tandaan po ninyo na kailanman hindi po tayo susukuan ng Diyos. Kailanman hindi tayo aayawan ng Diyos. Kaya tandaan mo, makasalanan ka man, nadapakan man sa buhay na ito, tandaan mo merong isang Diyos na hindi susuko sa iyo. Merong mahal na pong Jesus sa Sareno na hindi aayaw sa iyo. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, tila isinasalarawan ito ang misyon ng Diyos para sa atin. At ano ang misyon ng Diyos para sa atin? Ang misyon ni Jesus para sa atin ay ibalik tayo palapit sa Ama. Tandaan natin mga kapatid, nung si Jesus ay naging taong kagaya natin, dahil sa pagmamahal ng Diyos, tinubos na tayo sa ating pagkakasala. At sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala, yan din ang mga pagkakataon at oras na tayo ay naliligaw ng landas. Dahil tandaan mo mga kapatid, nung nilikha ka ng Diyos, ikaw ay nilikha ng Diyos na mabuti. Pero kasama sa paglikha sa iyo ng Diyos bilang isang tunay na mabuti, pinagkalooban ka ng Diyos ng kakayanang magdesisyon para sa iyong sarili. At maraming pagkakataon mga kapatid, ang mga desisyon na ginagawa natin sa ating buhay taliwas sa kagustuhan ng Diyos. At kung gumagawa tayo ng mga desisyon na taliwas sa kagustuhan ng Diyos, yaan ang mga pagkakataon na tayo ay naliligaw ng landas. Bakit? Sino ba ang naliligaw? Ang mga taong matigas ang ulo. Sino ba ang madalas mawala? Ang mga taong matigas ang puso. Naalala ko po nung bata po ako, sinabihan ako ng nanay at tatay ko, humawak ka sa akin, humawak ka sa amin. Maraming tao sa mall. Kasi kapag hindi ka humawak sa amin, mawawala ka. Baka merong kumuha sa iyo na masamang tao. Yan lagi yung panakot ng mga magulang, di ba? Sa mga bata. At nung mga oras na yon, dahil sa kapilyuhan at katigasan ng ulo ko, bumitaw ako sa nanay at tatay ko na wala po ako sa mall. Iyak po ako ng iyak. Pero dahil po siguro anak ako ng mga magulang ko, patuloy nila akong hinanap. At marahil ganyan din ang Diyos sa buhay natin, may katigasan tayo ng ulo, meron tayong katigasan ng puso, pero dahil tayo'y anak ng Diyos at tayo'y mahal ng Diyos, hindi naman sasabihin ng Diyos, bahala ka sa buhay mo. Hindi naman sasabihin ng mahal na pong Jesus Nazareno, ginusto mo yan eh. Pero mas namumutawi para sa Diyos na hanapin tayo. Kaya nga dun sa ating ebanghelyong napakinggan, dalawang talinghaga ang ibinahagi ng Panginoon. Patungkol sa pastol na nawawalan ng isang tupa sa 100 niyang tupa. Pangalawa, yung babaeng nawalan ng isang barya doon sa kanyang 10 pilak
Pero saan siya mas natuwa nung nakita niya yung isang tupa na kanyang hinanap, nung nakita niya yung isang pilak na nawala, nagbibigay kagalakan sa taong nagmamahal ang pagbabalik ng isang taong nawala. At para sa Diyos, mga kapatid, laging ikinatutuwa ng Diyos sa mga oras sa tayo ay kanyang natatagpuan. Pero tandaan natin, mga kapatid, sa ating ebanghelyo, yung dalawang kwento sa ating ebanghelyo, hindi lang naman naghanap yung pastol. Hindi lang naghanap yung babae patungkol doon sa bariya. Bagkus ano ang kanilang ginawa, yung nawawalang tupa, ibinalik doon sa 100 tupa. Yung 1 pirasong pilak na nawala, ibinalik doon kasama ng ibang mga pilak. At anong ipinapaintindi nito sa atin, mga kapatid? Sa mga oras na tayo ay nawawala, hindi ka lamang hahanapin ng Diyos, kundi ikaw ay ibabalik ng Diyos palapit sa Ama. Hindi ka lang hahanapin ni Jesus, kundi ikaw ay ibabalik niya sa Diyos Ama. Bakit? Dahil yun ang mission ni Jesus. Bakit? Dahil ganoon ang pagmamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tila patuloy tayong pinapaalalahanan ng wagas na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, kung nandoon ang wagas ng pag-ibig ng Diyos, hayaan natin na hanapin tayo ng Diyos upang ibalik tayo palapit sa Kanya. Hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno na ibalik tayo sa Diyos Ama, dahil yun ang misyon ni Jesus. Ibalik tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus, dahil yun ang tanda ng kanyang tunay na pag-ibig. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay nawawala, kapag ikaw ay nagkakasala, tandaan mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil merong Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi ka susukuan, hindi ka aayawan, kundi hahanapin ka, at kapag natagpuan ka na, ibabalik ka palapit sa Ama. Kaya nga, para sa ating mga Katoliko, tunay na wala dapat naliligaw kung marunong tayong magpahanap sa Diyos. Kung tunay tayong sumusunod sa Diyos, tunay na dapat walang maliligaw. Bakit? Dahil ang pag-ibig ng Diyos, wagas. Ang pag-ibig ng Diyos, lubos-lubos. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, patuloy tayong magpasalamat dahil meron tayong Diyos na mawain. Patuloy tayong magpasalamat dahil meron tayong mahal na pong Jesus Nazareno na hindi umaayaw at hindi sumusuko sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ng Pastol na nakakikilala sa bawat isa sa ating pangalan. Ialay natin ang ating panalangin sa Diyos. Nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin. Ang ating panalangin, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga
at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen o pinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga nagdurusa o sinubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbunyi kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Pinakamahinahong Ama, akayin mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin. Basbasan mo ang bawat isa sa amin sa pamamaraang ikaw ang pinakamabuting nakaalam. Makasunod nawa kami sa anuman kami dalhin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na paikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana
sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, inawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan ng ako at katawan ng Kristo para sa buhay na walang hanggan. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Hahanapin
At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasa. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyo kaligtasan. Lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Mamaya po, November 7, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa na o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog rin po ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para po sa karagdagang informasyon, makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959 para po sa iba pang informasyon. Ito po ay limited slots only. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin pong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sa
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang kusong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, karamal ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaaral ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaaral ka namin.